Mga ka-techie, meron ka bang 50 pesos na gusto mong palaguin? Pwedeng-pwede yung palaguin gamit ang iyong GCash application. Kamusta mga ka-techie? Ako nga pala si Paul. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, i-click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos na pwede natin pagkakitaan online. And for today nga mga techie, namimigay tayo ng 50 pesos para dun sa unang mga pag-comment sa video na to, and another 50 pesos naman para dun sa mga pag-comment ng hashtag word na makikita rin sa video na to. For today's video mga techie, share natin isang way para tumubo at lumago ang ating pinaghirapang pera. Kung paano yan, just watch this entire video. And ito nga mga techie, ang tutukoy ko paano natin makapalago ang ating pera ay itong G-Invest. And yung G-Invest na yan ay makikita natin sa ating mga GCash application. But first mga techie, dapat meron ka ng GCash application. So kung wala pa, you can use our link down below sa my description or sa my pinned comment section para makapag-register ka and makapag-open ka ng iyong GCash application. So pwede nyo rin panoorin yan sa mga videos natin na naka-link din dyan sa my description box below. Bago lahat mga techie, ano nga ba ang G-Invest? Ang G-Invest mga techie, kaya isang platform wherein partnered si GCash sa iba't ibang investment companies dito sa Pilipinas. Kumbaga itong G-Invest ay isang investment marketplace sa loob ng GCash application natin. What they do mga tech is that they will pull the funds nitong mga iba't ibang investors na gumagamit ng G-Invest, and then tsaka nila i-invest sa mga stocks, bonds, and mutual funds at iba't ibang companies here in the Philippines and also abroad. So technically mga tech, may nangangalagan yung mga funds niyan. So automatically kahit 50 pesos lang ang yung in-invest dito, meron ka ng fund manager. So, ang in-offer niya nitong G-Invest ay convenience. So, you can do it. You can invest anytime, anywhere. Kasi online nito. Basta may GCash account ka, makapag-G-Invest ka na. And also, hindi ka na mahirapan mag-open account kasi napakadali lang naman mag-open account dito sa GCash. Basta may mobile number ka and you have IDs. Yun, you can do it online. And also, it offers security kasi, syempre, you do it inside GCash application. So, alam naman natin na hindi basta-basta mawala ang GCash. And also, alam mo na legit ang katransaction mo kasi may pangalan. To start here mga tech sa G-Invest, alamin natin kung ano yung mga dapat nating i-consider. First mga tech is yung goal mo. Saan mo ba gagamitin? So yun yung unang tanong natin. Kasi from there malalaman natin kung hanggang kailan tayo makapag-commit and stay invested. Important yan mga tech yung pagsiset ng goal kasi dito sa pag-invest, meron mga ups and downs yung mga market. Para lang alam natin kung saan natin ilalagay mismo yung ating pinaghirapang pera. Meron kasi tinatawag na equity fund mga tech. So dito pwede ka mag-invest kung ang goal mo is 5 to 10 years pa naman para paggamitan ng pera, mas malaki tutubuin ang pera mo. Dito nga lang mga techies, mas volatile yung market, mas malaki yung ups and downs dito. Kaya syempre dapat mas mahaba yung panahon na invested ka para mas maramdaman mo yung kita ng yung pera. Meron din naman tinatawag na balance fund which is 3 to 5 years naman. Kung ang paggagamitan mo ng pera is 3 to 5 years pa naman, pwede ka kumita ng 6 to 8% dito sa balance fund. And also, meron din money market fund which is kung goal mo naman na paggagamitan mo ng pera is around 2 to 3 years lang, much better kung dito mo na ilagay yung pera. Dito kikita ka ng around 2 to 3% kaysa malagay mo sa banko which is kikita yung pera mo ng less than 1%. Tapos may tax pa. So from that question, kung saan ba natin gagamitin yung pera, malalaman natin kung saan natin ilalagay mismo funds natin dito sa G-Invest. Kung sa equity fund ba, kung sa balance fund ba, or sa money market fund. Next is, magkano ba yung kaya natin ilagay dito on a monthly basis or on a regular basis? Kasi it's another strategy mga teki, yung pagiging consistent is an investment strategy. Meron kasi tinatawag na cost averaging strategy mga teki, wherein you will put a certain amount of money every month or every week, depende sa'yo, and very effective yan mga teki, lalo na kung lalagay mo sa mga equity funds and balanced funds. Pero yun nga mga teki, kahit 50 pesos lang lalagay mo dito sa G-Invest, talaga namang lalago at tataas ang value ng investment mo over time. So parang kang buibili ng piraso ng lupa dito mga teki. So every year tumataas ang value ng investment mo. So alam naman natin, di ba, every year tumataas ang value ng lupa kasi hindi naman sila dumadami. Kumukoti sila. And with that, mga techie, lalo tumataas ang value nitong investment natin. And also, mga techie, saving 50 pesos and investing it is much better kesa baon ka sa utang. Pero syempre, mas maganda kung mas malaki yung mailalagay mo dito sa G-Invest kasi syempre, mas malaki yung magiging interest ng pera mo. So, ika nga nila, mga techie, it takes money to make money. So, yung pera mo, yung capital mo dyan, kumita ng 10% yan, magbabase yan sa kung magkano yung nilagay mong pera doon. So, ganun lang yung kadali, mga techie. That's how you can strategize here sa G-Invest. And to start here sa G-Invest, pakita natin kung
paano yung actual process ng pag-invest dito. So from here mga teki, nandito tayo sa dashboard and kung makikita nyo, meron dito yung G-Invest sa right side. So click lang natin yan and then may lalabas dito sa baba, punta lang tayo sa G-Funds. And so by the way mga teki, I'm already invested dito sa Atram Global Consumer Trends Feeder Fund. Pero minimum dito is 1,000 kasi mga teki. So pakita natin na pwede kayo mag-invest ng 50 pesos dito sa G-Invest. So dito click lang natin yung buy. Yan. And then mamimili na tayo dito ng mga products nila. So again, sabi ko nga, investment marketplace ito. And dito pag nag-invest kayo sa mga companies ito or sa mga funds ito, nag-invest na rin kayo sa mga iba't ibang malalaking kumpanya dito and abroad. Ayan. So merong money market fund which is yung sinabi ko sa inyo kanina. Ayan. Punta tayo dito sa Atram Total Return Peso Bond Fund. Ayan. Ayan. So kung makita nyo, meron tayong minimum buy order na 50 pesos. And then click lang natin yan. Buy. Ayan. So click lang natin yung I agree. Ayan. So mga teki, feel free pala na basahin nyo yung mga agreements dito and statements para naman alam nyo kung saan kayo nag-i-invest. So click lang natin yung next. Okay, so kung makita nyo dito mga teki, meron tayong enter minimum amount of 50 pesos. So pwede natin lagyan yan, 50 pesos. Then click next lang. Okay, so meron dito yung confirmation. And then again, double check nyo mga teki kung tama ba yung compute nyo or tama ba yung nilagay ninyong amount. And once everything is okay na, click nyo lang yung nandito sa baba, yung agreement. Ayan. So, I agree lang. So, feel free to read again yung agreement. So, click lang natin yung confirm. Okay. So, there you go mga tech. Your buy order is now being processed. So, makareceive din kayo ng mga text messages dyan. And then, nandyan yung order number ninyo, yung for reference ninyo. Once na okay na, click nyo lang yung okay. And that's it mga tech. Very easy lang talaga. Very convenient yung paggamit ng G-Invest. So, try nyo na. For as low as 50 pesos, pwede na kayo makapag-invest and palaguin ang inyong mga kapital. Ayan. So, kung wala ka pang negosyo, nag-iisip ko pa lang. So, why not put your money sa instrument na lumalago yung pera mo or yung capital mo. And for those of you na gustong i-check kung paano mag-withdraw sa inyong G-Invest, so meron tayong video dyan, so panoorin nyo na lang rin kung paano siya mag-withdraw dun sa video na yon. That's it mga teki, I hope you like the video, so share nyo na rin para maraming pang makalam itong G-Invest. So thank you so much for watching mga teki, you have a great day!